Sa pagtama po ng bagyo dito sa may southern part ng Sierra Madre Mountains ay maaapektuhan po ang kanyang organization at ito po ay bahagyang hihina. At ito po ay tatawid dyan sa may southern Luzon at mahahagi po ang Metro Manila bago po yan lumabas sa West Philippine Sea bilang isang severe tropical storm bukas po. At bukas po ng hapon, nasa layong 245 kilometers kanluran ng Iba, Zambales, ang sentro ng bagyo. And in 72 hours po, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na sa gitna na po yan ng West Philippine Sea, sa layong 630 kilometers kanluran po ng Iba, Zambales. Maahalin tulad po yung tinatahak na track nitong si Typhoon Rolly kay Bagyong Rosing na may international name na Angela na dumaan po sa Bicol region at pati rin po dito sa baba ng Metro Manila noong 1995. Ang maximum sustained winds po ni Rosing ay umabot ng 180 kilometers per hour at yung pagbugso po ng hangin umabot ng 240 kilometers per hour at naglandfall din po yan dyan sa amin sa Catanduanes noong November 2, 1995. Ito pa po yung mga aasahan natin sa pagtawid nitong si Typhoon Rolly habang binabaybay niya po ang southern part ng Luzon at maging dito po sa atin sa may Metro Manila. Yung sentro po ng mata ni Rolly ay dadaan, magla-landfall po dyan sa may Catanduanes at sa Camarines Province bukas po ng umaga at sa mainland Quezon naman bukas ng hapon. Mapaminsalang hangin po at matinding mga pag-ulan, dala ng inner rain band at ng eyewall region ng bagyo ang mararanasan sa Catanduanes at sa Camarines Provinces simula po bukas ng madaling araw hanggang hapon at sa Quezon naman bukas ng hapon hanggang gabi. Tatawirin po ni Rolly itong Southern Luzon Metro Manila area at lalabas po yan ng Luzon landmass bukas sa Lunes po ng umaga. So dito po sa Metro Manila, since malapit po sa atin yung eyewall nitong bagyong, mararanasan din natin yung malalakas na pagbugso ng hangin, matinding pagbuhos po ng ulan at yan po ay pwedeng patumba ng mga puno at makasira ng mga struktura, especially po yung mga bahay and other buildings na gawa sa light materials and pati rin po yung mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha. In terms of intensity po, habang papalapit sa kalupaan dahil sa kanyang interaction, yung outer rain bands nito sa lupa ay posibleng bahagyang humina pero napakalakas pa rin po niyan bilang isang typhoon habang yan po ay palanfall dyan sa may Bicol region. At habang tumatawid, as I've mentioned earlier, sa may southern Luzon, ito po ay bahagyang hihina. Considerable yung kanyang paghina pero nasa typhoon category pa rin po. At lalabas yan dyan sa may West Philippine Sea bilang isang severe tropical storm. At doon naman po sa ibang lugar na hindi naman dadaanan ng sentro ng bagyo, meron pa rin aasahan na malakas na pagbugso ng hangin dyan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at sa baybayin at bulubunduking lugar po ng Cagayan at sa Isabela, yun po mga lugar na walang signal dahil po yan sa northeasterlies. Samantala, makakaranas po ng napakaalong karagatan yung mga seabirds po, lahat ng lugar kung saan may signals number 3, 2, and 1. Samantalang makakaranas po ng maalon hanggang sa napakaalong kalagayan ng karagatan sa ibang baybaying dagat po ng Northern Luzon at sa silangang baybaying dagat ng Eastern Visayas at Caraga. Hindi po papayagang pumalaot ang lahat po ng uri ng sasakyang pandagat dahil mapanganib po. Katamtaman hanggang sa mataas ang posibilidad ng storm surge during the passage of Rolly. Lalagpas ng 3 metro ang storm surge sa hilagang baybayin po ng Quezon kasama ang Pulilio Island. At pati rin po sa may Camarines Provinces and dito po sa Catanduanes. Samantalang 2 hanggang 3 metro ang taas ng storm surge height. Sa coastal areas po ng Manila Bay, so ito po yung mga baybaying dagat ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Bataan, pati rin po sa may southeastern Batangas at southwestern Quezon. Samantala, 1 to 2 meters naman yung storm surge height na posibleng maramdaman dyan sa mga baybaying dagat po ng Aurora, Zambales, Occidental Mindoro at ibang bahagi po ng Bicol region, Batangas at Quezon. Meron pong kasamang malalaking alon na hahampas po sa mga dalampasigan itong storm surge at posibleng po yung magdulot ng matinding panganib sa buhay ng mga tao at istruktura. Kaya po pag naglalabas po tayo ng storm surge warning, especially po kapag red warning or above 3 meters ang wave height or storm surge height, ay forced evacuation po ang pinapa-implement ng ating LGUs.
Para naman po sa mga pagulan, malalakas hanggang sa matinding pagulan mula bukas ng madaling araw ang mararanasan po sa Metro Manila, sa Bicol Region, Calabarzon, Aurora, Bulacan, Zambales, Bataan, Marinduque, Romblon at Mindoro Provinces. Samantalang katamtaman hanggang sa malalakas at huminsan ay matinding pagbuhos ng ulan naman ang mararanasan po sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at ibang bahagi po ng Central Luzon. Mataas po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga inaasahan natin yung mga tuloy-tuloy at malalakas na pagbuhos ng ulan. At tulad po na nabanggit kanina ni Yusek Solidum, doon po sa mga may mga bulkan sa May Zambales, sa Pinatubo, sa Albay, kung saan ang Mayon, at sa Batangas po na saan po yung Taal. Dahil po sa deposits ng abo ay posible po magkaroon ng pagdaloy ng lahar. Doble ingat po sa ating mga kababayan. At ang susunod po nating update, severe weather bulletin ilalabas mamaya pong alas 8 ng gabi at ang next press briefing po ay mamayang alas 11 ng gabi.